nagparamdam na ng bagsik ang Philippine Navy. Matapos masopla sa unang tatlong stages, isang statement win ang inilista ng Navy Riders nang isweep nila ang podium sa Lucena City. Ngayong dreaded Quezon Province to Antipolo Series Stage 5. Ano ang gagawin ng ibang teams para ibalik sa lupa ang paa ng mga Navy men? Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Stage 4, nagparamdam na po ang Philippine Navy. Pero ngayong araw, ano po kayang bagsik ang igaganti ng 7-Eleven at ng ibang teams? Ako po si Snow Badwa. Good day mga karonda. Ako po si DJ Bobby Udulio. Dadaan na po tayo sa isa sa pinakamahirap na ruta ng ating karera. 128.5 kilometers mula dito Lucena, Quezon Province hanggang Antipolo City. Apat na bundok ang dadaanan. Baba, akyat, baba. Tara na! At ano ba ang inyong inihintay? Narito aksyon, stage number 5, LBC Ronda Pilipinas 2020. Cycling hub ng Deep Southern Luzon, ipinakita ng Quezon Province ang kanilang hospitality sa pag-send-off sa Ronda Delegation patungong Antipolo. At dahil katatag mukha ng matitinding akyatin ng Stage 5, relax mode ang mga riders ilang saglit bago ang fire-off. Kilometer zero, bakbaka na. At una pong pumalakad, ito po si John Paul Morales. Habol-habol po siya, ito pong si Raymond Lapasa. So John Paul Morales, umuna na. Pagpasok ng Lucena, Tayabas Road. Dito na unti-unting nagkakamuka ang karera. Naging new breakaway natin. So as you can see, we have one solo rider in the breakaway. And he goes by the name of June Ray Navarra. There's June Ray Navarra with a solo breakaway. And he is being tailed by two riders, his teammate Ronald Oranza and then Raymond Lapasa. Sinubukan naman ng 7-Eleven, Tarlac at Nueva Ecija riders na kontrolin ang harap ng peloton. Naging mabigat para sa kanila ang trabaho sa pagpalag ng Philippine Navy riders. Bukod kasi sa solo leader na si Navarra, nakapuga na rin si Ronald Oranza kasama ang Celeste Star na si Raymond Lapasa. At kasabay ng pagbuhos ng ulan sa Tayabas ay ang tila pagbuhos rin ng swerte para sa Navy. So puro Navy po, itong nandito dito sa harap, I repeat, puro Navy. Anim po sila, 6-mile breakaway. Ronald Oranza, Joshua Carino, Joshua Cunel, Jan Mark Camingao, Ronald Lumotos, June Ray Navarra. This is simply crazy. This is wild. Sabi ko nga po, ayaw akong magmura, pero po, paano nila ginagawa ito? Sa pagtakas ng anim na Navy, napilitang magtrabaho sa peloton ang 7-Eleven riders. Pero higit na problemado ay si overall individual classification leader Mark Julius Bordeos na sa mga oras na ito ay hinuhumaran na ni George O'Connor ng red jersey. Habang iniisip ni Bordeos ang kanyang nalusaw ng 6-second lead, nakaipo na ng halos 4 minutong kalamangan sa kanya si O'Connor. Papalating pa lang ang ating peloton. Mabilis din. Pero naiiwan ako sila ng 2 minutes and 32 seconds. 2 minutes and 32 seconds. Alright, humihila po ngayon is rider number 33, Jerry Aquino Jr. of PCSO Spratchet. Palaki ng palaki ang kalamangan ng Navy. 80 kilometro patungo sa finish line. Ano ang hakbang na gagawin ng ibang teams na ngayon pinapakain na rin ng alikabok ng 6-man breakaway sa general classifications? Huwag kakalas, ito ang Ronda Pilipinas TV.
habang umaararo ng umaararo ng kalamangan ng lead pack. Kayod kalabaw naman ang mga prominent riders sa peloton. Sa pagpasok ng paete, may nabuong six-man chase. Ito ay kinabibilangan nila Rimon Lapaza, Marcelo Felipe, Alfie Catalan, Dominic Perez, Christopher Garrado at Jonel Carcueva. Sa harapan ay hindi pa rin nagbabago ang sipa ng Navy. Matining na matining pa rin ang mga ito at may punto pa ngang nakapagrehistro sila ng 60 kilometers per hour. Ang mga 7-Eleven riders na dati ay ka-showdown ng Navy na pag-iwanan na. Ang iba sa kanila na sa tail end ng karera. Kabilang na si dating best young rider jersey donor Aidan James Mendoza na halos 10 minuto na ang layo sa breakaway. Pagpasok ng paniki ng mabitak, hindi nagkatotoo ang duda ng marami na kakalas na ang anim na nasa harap. Imbis na bumaba ang speed, parang lalo pang ang ginanahan ang Navy men. Lakas ulito, Navy. Mga kaibigan, parang batag lang, oh. Speed nila pa ahon is 21 kilometers per hour. At na kayo, M-Summit, ako ni El Joshua Carino, followed by Junrey Navarra, and then Ronald Lumotos, and then John Mark Amingao. Ganito rin ang kanilang naging padyak sa final ascent to the finish sa Teresa Rizal. Pinakamayan po isa-isa nito pong si Ronald Duran sa kanyang mga kampe. Like, thanking them for the job well done, the team captain. Ladies and gentlemen, here we go. At ilang kilometro bago ang finish line, isa-isa nang kinamayan ni Ronald Oranza ang mga kakampi sa kanilang naging kabayanihan. Habang mukhang bagong ligo pa rin ang lead pack, haggard at mukhang taong grasa na sa hirap ang mga nasa likuran. Ang resulta, naiwan na ang mga ito ng halos 6 minuto. At upang tuldukan na ang Stage 5, the Navy riders ended the race in style and in record-setting fashion. 250 meters to the finish line, nagtataas ng kamay. Ito po nga si Ronald Lumotos kumakaway sa kanilang mga fans. Here we go, we can see the finish line, 150 kilometers. Nakataas ang kamay ni Ronald Oranza at saka rito po si John Mark Camingao. Nagkakaway-kaway ang mga siklista, mga riders from Philippine Navy. They are truly dominant and they totally dominated. Ito po stage number 5 to the warm applause of the fans dito po sa ating finish line. Sa general classifications ay halos binura na rin ng Navy men ang mga mahihigpit na karibal at inukupa ang top 6 ng standings. Maliban sa best young rider jersey na naagaw ni Ismael Grospe kay Go for Gold teammate Daniel Vencarino, na-sweep ng Navy ang iba pang individual honors. Si Joshua Carino pa rin ang magsusuot ng Paul Garat jersey. Si John Paul Morales pa rin ang sprint. At si Giorgio Conner na ang LBC red jersey. Bukas ay pahinga ang Race Entourage na lalakbay na patungong Tarlac para sa exciting 119-kilometer Tarlac to Tarlac Stage 6. Isang ruta na magbibigay tsansa sa mga sprinters na rumikover sa kanilang mga oras. At sa tulong ng Go for Gold, helping Filipino athletes achieve excellence. At PCSO Scratch It, subukan mo ang swerte. Muli! Iyahatid namin sa inyo ang aksyon ng LBC Ronda Pilipinas live and direct sa lansangan through our live stream sa Facebook at cinematic full recap presentation dito sa BTV. Bukas po ay 4:15 to 4:30 PM ang ating weekend airing. Salamat LBC! We like to move it! Thank you, MVP Sports Foundation. Ako po si Snow Badwa. And this is DJ Bobby Odulio. Ito po ang Ronda Pilipinas TV.